Kamusta po kayo lahat at welcome sa akin channel. Ito po si Kuya James. Ngayon, gagawa tayo ngayon ng nagtitrending at nauusong sushi bake or baked sushi. Ang pinakaibahan ng sushi na to ay hindi siya nakaroll at pwedeng-pwede siyang pagsaluhan. So, katulad na lang ng ginagawa dito. Kaya simulan na natin, malupit na intro, pasok! So mangangailangan po tayo ng sushi rice or kung malaki yung sushi rice ay jasmine rice na lang ang gamitin. So kailangan din natin ng rice wine vinegar at mirin. So ang toppings natin sa sushi bake na to ay salmon at meron siyang crab stick. Ayan. So para makatipid kayo ay pwede kayong gumamit ng salmon na nasa lata or kung ayaw nyo naman na nasa lata ay pwede kayong gumamit ng fresh ones. Ayan. So imimix lang natin ang salmon, mayo at cream cheese. At pwede nyo lagyan ng konting seasoning like salt. So in a mixing bowl, paghaluin lang natin ng tatlong ingredients na yun. At hinimahimay ko na ang aking crab stick. So hindi siya yung ibang klaseng crab stick to. So kailangan ko lang hinimahimayin. At kung medyo dry ay pwede naman natin dagdagan ng konti pang mayo. So ilalagay na natin ang ating base na rice. So yung rice na yan ay nahaluan ng rice wine vinegar at mirin. Ayun. Kung wala naman kayong mirin ay pwede nyo lang gumamit ng sugar at konting tubig. At isi-season natin ng furikake ang ating rice. So, meron akong dalawang klaseng furikake dito. Ang gagamitin ko ay yung wasabi flavor. I-sprinkle lang natin yung furikake wasabi flavor natin sa ating rice. Then, i-spread natin ang ating fillings, yung salmon at crab stick mixture. Crab stick or ang tawag na din nila dyan ay kani. Ano lang naman siya, imitation. Crab stick, crab meat imitation. So, pag kinakain mo siya, it gives you the feeling na parang kumakain ka rin na crab meat. So ayan na yung itsura ng ating sushi bago ilagay sa oven. So ibibake lang natin ito. At medyo nainip ako at nagugutom na. So
nag-try akong gumawa muna ng roll, sushi roll. So, wag niyo nang husgahan ang aking sushi roll dahil testing lang ito at nagugutom lang ako. So, nilagyan ko lang ng fillings kanina. At dinagdagan ko rin ng Japanese mayo or QP, ang tinatawag din ang tawag nila. Konti lang ang kakainin ko kasi baka hindi ko makain ng sushi bait natin mamaya. So habang naghihintay sa ating sushi bait ay mag-i-slice na ako ng avocado. Ito yun, ready na ang ating sushi bake. So, kunin natin sa oven. So, dadagdagan pa natin ng mga toppings sa ibabaw. Like avocado. And more furikake seasoning. Lalagyan din natin ang sriracha. At more Japanese mayo. Yun, yan ang ating sushi bake. Okay, yung epic na close-up shot natin, ayan. So, yan po guys, ang ating sushi bake. Matagal ko nang gusto gawin itong sushi bake na to, pero hindi ako nagkaroon ng time na medyo busy kasi sa trabaho, kaya ayun. Buti, nagkaroon ako ng time na gawin kanina. So kukuha lang tayo ng spoonful ng sushi bake at ilalagay natin sa ating nori or meron tayong tinatawag na roasted seaweed. So kukuha lang tayo ng enough para doon sa roasted seaweed na pag-alalagyanan natin. Ayan. So ayan guys, thank you sa mga nanood hanggang sa dulo. So pasensya na, wala akong shoutout ngayon pero baka next time na
next home video ay magkaroon ako ng shoutout. Please like and subscribe and hit the notification bell.